kumpleto na yata yung mga Christmas display dito sa SM. Mamaya papakita ko yung dun sa gitna. Bukas na rin yung mga ilaw kasi dati hindi pa bukas eh. Tapos hindi ko nakunan ng maayos. So iikutin natin mamaya para makita nyo. Ang ganda, ang dami ng tao. So ano muna tayo, kakatapos lang natin mag-workout. And then eto, kakain na tayo ng tanghalian. Eto siya. Ito, gumanda-ganda na yung panahon. Ito yung aftermath ni Bagyong Christine. Mararamdaman mo pa rin yung hangin, no? Kasi palabas pa lang yata ng Pilipinas. Pero, pagandaan, may araw na. Yan. Ayun. Ano nga ba? May sasabihin pala ako, no? Kagabi, nag-email sa atin ang Google, ang YouTube. Ang laman ng email, sabi nila na simula ngayon, yung mga vlogs ko, yung mga videos ko dito sa YouTube, meron ng mga ads. Yan. Parang sisimulan na nila lagyan ng ads. Either sa simula ng video or kalagitnaan ng video, may mga papasok na ads. Sa mga nanonood, ayan, huwag po kayong mag-skip ha. Kasi hahatian yata tayo ni Google or ni YouTube ng kita nila, no, sa pagpo-post ng mga products nila sa videos natin. Yung yan, yung before and kalagitnaan. So ano, nakikiusap lang naman, no, kung pwede, pero kung hindi, okay lang, di ba? Kasi minsan ako, pag nanonood din akong YouTube, eh, ini-skip ko lang eh, kasi gusto ko nang panoorin yung mga pinanonood ko. Pero kung hindi naman po sagabal sa inyo, hayaan nyo na lang, no? Antayin nyo matapos yung ads para magtuloy-tuloy yung video. So, yun lang, natutuwa lang ako at, ano, no? Na-qualify ako sa mga ganyang requirements ni YouTube. After isang taon mahigit na rin po ako nagpo-post ng mga vlogs dito sa YouTube. Yun, happy naman ako at yun nga, umabot tayo sa ganun. Kasi kung alam nyo po, ang purpose ko naman po sa pag-vlog, sa pagpo-post ng videos dito sa YouTube is to create memories for me, for my family, for my friends, no? Kasi ang gusto ko nga po, 5 years, 10 years from now, pag gusto ko lang manood ng mga videos, lalo na yung mga gawa ko, makita ko kung anong mga pinaggagawa ko ngayon, no? Ito, mga nakaraang taon, makita ko anong mga pinaggagawa ko. Kasi nga po, lumaki tayo sa ano, no? Yung mga pictures. For example, may outing kami nung year 2000, makikita mo yung picture. Hindi mo ngayon na nakikita yung buong storya, picture lang na kasama mo to, kasama mo siya, kasama mo itong lahat na to. Pero when it comes to sa videos, mag-review man ako, makikita ko yung parang buong storya na nangyari, no. So yun talaga yung goal ko. Pero nagiging honest din ako, yung nagsimula ako sa pagpo-post ng vlog, nangarap din ako na no, yung gusto ko yung marami akong subscribers, maraming nanonood ng videos ko. Pero parang na-pressure ako sa ganong thinking, no? Na-pressure ako sa ganon na yung kada tingin ko sa videos ko, ay walang nanonood, walang ano.
So, kaysa ma-pressure tayo, hinayaan ko na lang, post na lang tayo ng post. Luckily for me, umabot tayo sa ganitong scenario na, yun nga, na-qualify tayo sa ads, sa paglalagay ni YouTube ng ads sa videos natin, and nadadagdagan pa unti-unti yung mga subscribers natin. Yun. So, maraming salamat po sa inyo, no? Kung bakit tayo umabot sa ganito. Sa mga, lalong-lalo na sa mga hindi ko kakilala na nakita nila interesado tong videos ko. Kasi, ang family ko, ang friends ko, nandyan naman yan palagit na nagsusuporta sa atin, no? Kaya, nagpapasalamat din ako sa kanila dahil never-ending ang kanilang suporta sa akin. Pero, nagpapasalamat din ako sa mga viewers natin, sa mga nagsasubscribe na hindi natin talaga kakilala, na nakikita nila paminsan-minsan, interesado yung mga pinopost natin dito sa YouTube. So, maraming salamat po. And again, kung okay lang naman sa inyo, pag may lumabas na ads, hayaan nyo na lang, huwag nyo pong i-skip para mahatian tayo ni YouTube ng kanilang kita, no? So, yun lang. Wala pong pilitan yan. Tuloy-tuloy pa rin pong paggawa natin ng videos, whether kumita tayo or hindi. Talagang gusto ko lang po talagang gawin to. Dahil masaya ako na ginagawa ko to. Masaya ako na everyday nakaka-create ako ng memories, no? So, yun. Salamat. Home sweet home. Ayun, si Pixar at si Teens nandun sa bahay ng in-laws ko. Doon sila mag-stay for the weekend. Since tapos na rin naman yung bagyo, mag-spend time naman si Pixar sa kanyang lolo't lola. And madalas naman ginagawa ni Pixar yun. Gusto niyang mag-stay doon, which is okay din yun, di ba? Para makapag-quality time naman sila ng kanyang lolo't lola. So, tayo, yun nga pala kanina, luto ni Chef Ed sa Ready Heat Go. And in 2 days time, Sunday, yun yung magiging delivery natin. Okay. Fresh na tayo ulit, bago ligo. Oras na para maghapunan tayo. Yung mga pagkain pala namin dito sa bahay, umu-order din po pala kami sa Ready Heat Go. So, as in binibili namin na hindi siya libre. Umu-order din kami tulad ng mga customers namin. So, eto papakita ko, meron akong sample. Eto. Ayan. Ito yung iba. Actually, nasa linagay namin dito sa lalagyan na to, pero usually nasa malaking microwavable siya. Hinati lang namin dito. Pero isa to sa in-order namin, katulad nito, beef stew. So, ito yung magiging dinner natin. Frozen siya, i-defrost natin. And then dinner natin. So, kukunin na natin to. And then, since sinatinsel nandun sa bahay ng in-laws ko, dun sila mag-overnight. Tayo, ito lang usually ginagawa natin pag nandun sila. So, kakain tayo ng dinner and then mag-aano tayo. Manunood na lang ng TV, Netflix. Usually ang hilig kong panoorin sa Netflix, yung mga documentary. Hilig na hilig ko yun, lalo na yung mga crime. Yung mga sinosolve yung mga hindi ma-solve na crime, tapos basta yung mga ganon. And also basketball, mahilig tayo sa basketball. Nanonood tayo ng mga highlights, yung mga naging laro, kasi di ba pag sa Amerika ang laro umaga dito, so by this time tapos na lahat yung mga laro. Dari yan, ito nga pala, tapos na yung mga laro. And then panonorin na natin sa YouTube yung mga highlights. Yan. Iinitin ko na to. I-defrost muna natin. Ayan. Tapos kukuha tayong kanin. Ito na yung heavy meal for the day ko. Kasi pag tanghali,
or hapon, ang meal lang natin is either tinapay or ano, yun yung pagkatapos natin mag-intermittent fasting. So yun yung pagkatapos mag-workout, yun yung nag-yogurt ako, nagtitinapay, yun lang yung kinakain ko. Tapos ngayon, ito na talaga yung major meal ko sa araw na to. So ang napili kong kainin is beef stew. So kukuha tayong kanin. Kanin plus ito. And then habang nanonood tayo ng mga paboritong shows ko sa Netflix. Ito ang dinner natin. Nagprito rin pala ako ng scrambled egg. Isasabay ko sa beef stew. Ito na ang ating beef stew. Yan. Kumukulo-kulo pa oh. Yun oh, sarap. So ito yung dinner natin. Manunood tayo ng mga paborito nating panoorin. Isi-set up ko yung kainan ko dito sa harap ng TV. Ito na, nakasetup na tayo. Sa harap na tayo ng TV. So, hindi ko pa alam yung panonoodin ko kung mag-Netflix na tayo or mag-YouTube. Ganito lang tayo. Lalong-lalo na pag wala yung mag-in ako, nag-overnight dun sa in-laws ko. Ganito lang ang typical gabi natin. No? Lalong-lalo na ngayon, Friday night, di ba? Nung araw, Friday night, Saturday night, nasa labas tayo kasama ang tropa, no? Nagiinuman, nag-happy-happy. Pero syempre, iba na ngayon, no? Pero may times pa rin, nakikipagkita tayo sa tropa natin, ginagawa pa rin natin yon, nakikipag-inuman sa kanila para mag-catch-up kami. Pero napakadalang na. Lalong-lalo na ako. Madalas yanayaya nila ako. Minsan tumatanggi na ako. Alam mo yung tipong tinatamad ka na gawin yung mga bagay na yon. Mas gusto mo na lang nasa bahay, mag-relax at manood na lang ng mga paboritong show mo, no? So, I guess, itong nagagawa ng nagkakaedad, no? Kasi yung mga tropa ko, hindi naman kami pare-parehong edad, eh. May mas matanda sa akin, may mas bata sa akin. So, iba-iba pa rin yung mga hilig namin. So, ako, nandito na ako sa puntong, most of the time, mas gusto ko ganito na lang, no? Yung parang meron kang peace time para sa'yo. Ito ang aking time para sa sarili. Ayan. So, again, hindi naman tayo completely na ano, no, nakikipagkita pa rin tayo sa kaibigan natin na nagiinuman pa rin tayo, nakikisama pa rin tayo sa kanila. Pero hindi na siya tulad nun dati. Mas preferred na natin yung ganitong ano. Ganitong setup, no? So, ayun. Tapusin ko lang yung vlog bago ako kumain. And tomorrow, tuloy na yung contract signing. Kung naalala nyo dun sa isang vlog ko, may nag-viewing ng unit dito sa South Residences na gustuhan nila. And then, tomorrow na yung time para mag-sign sila ng contract dahil minimum 6 months yata yung gusto nila, no? So, I think si Tinsel yung makikipagkita sa kanila unless may maging busy siya bigla, tayo yung haharap sa kanila. Pero as of now, yun yung plano. So, ina-update ko lang kayo na yun, tuloy na yung pag-rent nila doon sa unit na pinakita natin nung isang araw. So, ayun. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Gutom na tayo, chichibog na tayo.